Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jared. Today is Friday, okay? January 22nd, 2021. Pa-weekend na tayo mga Tabergas. Nakaraos tayo ng isang linggo. Anyway mga Tabergas, punta tayo sa ating second topic. Mukhang maaga nga tayong matatapos ngayon ha. Punta tayo sa ating second topic. Ito medyo seryoso to ng bahagya. Okay, so from one fake news queens to another. Ito pa, isang fake news queen. Ayan. Sabi ni Enchong D the other day, ito yung tungkol dun sa UP. Ito yung tungkol sa UP. Sabi niya, because they are afraid of people starting a revolution, they are in dire need to hold on to power and money as much as they can. Ang weird. Ang weird ang sinabi ni Enchong D dito. Weird siya kasi hindi dahil mali. Weird siya kasi hindi mo alam kung ano yung konteksto nito. Parang ano lang siya, parang halimbawa nagiiinuman kayo ng mga barkada niyo, tapos meron kayo isang topic na pinag-uusapan. Tapos meron kayo isang kaibigan na nakatulog, tapos biglang babanat ng something out of the blue. Yung hindi nyo alam kung saan hinugot. Parang ganun yung sinasabi ni Enchong D. Ang gusto niyang palabasin is, natatakot ang mga, ang ating administrasyon, tama ba? Natatakot ang ating administrasyon na magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas. Siguro kasi pag nagrevolusyon, siguradong matatanggal ang ating administrasyon. Kung nag-iisip-isip ka ng bahagya, Enchong D. Kung nag-iisip-isip ka ng bahagya, dapat na-realize mo na ilang buwan na lang. 1 year and 3 months lang magpapalit na tayo ng presidente. Sa palagay nyo, iisipin pa ba ng gobyerno yan? In 1 year and 3 months remaining sa administrasyon ng Pangulong Duterte? Poproblemahin pa ba niya yung power and money na pinagsasabi nyo? And, mind you, Enchong D, the only party who is in dire need to hold on to power are the Yellows and the Communists. Ang grupo na kating-kating makabalik sa kapangyarihan at makakurapan ng napakaraming pera ay ang mga Dilaw at ang mga Komunista. In other words, mga liberal at mga NPA, CPP. So, Enchong D, hindi ko alam kung saan mo hinugot to. Hinugot mo ba to sa bunbunan mo, sa tenga mo, sa... Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. At dahil alam ko ngayon na may-ari ka ng peri-peri, kung saan man yung branch na yan, yung chicken peri-peri na, hindi ko alam kung saan yung branch mo. Pero to be safe, hindi na lang ako kakain sa lahat ng peri-peri. Ayun. So dahil nga ganun, hindi na lang ako kakain sa lahat ng peri-peri. Hindi ako susuporta sa mga katulad nyo. Diba? Ang hilig nila mag-cancel culture, so ibabalik ko sa kanila yung cancel culture nila. Inugot sa singit ni Lenny, sabi ni Mrs. Perez. Sabi ni Shirley Imbian na hugot sa puwet. Sky Ziasa, hinugot sa burnik, bilik mata. Ano ba? Ay, nako. Sabi ni Popong Georgie, nalugi ang peri-peri dito sa Davao SM. Sabi ni Libni Art Kalaika, Coach, hindi na rin ako kakain. Kumain ka, wag lang ng peri-peri. Chicken peri-peri nila, ano? Nila Enchong D. Anyway, boycott all establishments owned and operated by the Yellow Tards. Nako, hirap niyan. Tubig pa lang natin, ang hirap. Maynilad. Tsaka Manila Water, mahirap yan. But anyway, punta kayo tayo sa ating second topic. Kasi ito yung ini-intro ni ano eh. Ni Enchong D. Okay, punta tayo sa ating second topic.
Mga topper guys, recently no, na balikan po natin yung kwentuhan ng UP-DND Accord. Okay? Si recently, nung Monday, if I'm not mistaken, Monday or Tuesday, si DND Secretary Delphine Lorenzana ay tinapos na o ikinansela na ang UP-DND Accord. Okay? Maraming nagsasabi na hindi raw ito tama, unconstitutional, etc., etc. Ito raw ay paglabag sa academic freedom, whatever BS ang binibenta niya sa amin. Hindi kami naniniwala doon. Kasi, from what I understand, sa huling pagkakarinig ko, yung mga estudyante mismo ng UP ang nagsasabi, gusto namin ng academic break. Ayaw naming mag-aral lang isang taon. Pero dapat ipopromote nyo kami sa next year, ha? So kung second year ako ngayon, kahit hindi ako mag-aral, dapat next year, third year ako. Anong kabalbalan nyo doon, UP? Academic break? Hindi ba yun ang mas in line sa paglabag sa academic freedom? Pipigilan yung mag-aral, yung gusto mag-aral? Hindi ba yun ang pagkitil ng academic freedom? Yun. Problema sa inyo eh. Hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Hindi nyo lang pinagsasabi nyo. So, ito na nga. Si Duterte Youth, alala naman natin si Duterte Youth, no? Yung kanilang representative, okay? Ay gusto na rin ipa-cancel yung PUP naman. PUP-DND Accord. Okay? Sabi ng Duterte Youth Party List, Representative Duciel Cardema, who serves as the Vice Chairperson of the House Committee on National Defense and Security, said the government's deal with PUP that is similar to the UP-DND agreement should also be revoked because it creates inequality between the different state universities and colleges in the country. Nasabi, as Vice Chairperson of the House Committee on National Defense and Security, I call on the DND to also cancel its similar PUP-DND accord. Itong UP-DND Accord at PUP-DND Accord ay klarong-klaro na special treatment na inaabuso na sa tagal ng panahon. Totoo din naman. Kung sa 400 plus campuses ng iba't ibang SUC sa bansa, SUC po is State Universities and Colleges. Wala namang ganyang accord, pero peaceful naman, tama lang tanggalin na ang special treatment na yan. Na naaabuso rin naman. So, yun ang sinabi ni Duciel, Representative Duciel Cardema. Okay. Pero nung ano pa to, nung January 19 pa to, medyo matagal na. Okay, mga ilang araw na lumilipas. Kanina, may update. May update ngayon. Sino ang may update? Si General Esperon. Anong gusto niya mangyari? Esperon, police station could rise on UP to protect the citizenry. Iyak na kayo talaga dito mga taga ano, mga komunistang taga UP. Iyak na talaga kayo dahil diyan. Pag nagkaroon ng police station diyan, ay patay kayo. Iyak na talaga kayo. Anyway, punta tayo din sa topic. Ayan. Okay. National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. on Thursday, kahapon po yan, raised the possibility of the Philippine National Police setting up a station at Barangay UP Campus, which is part of the sprawling campus of University of the Philippines, Diliman. Okay? In an interview with TV station One News on Thursday night, the security official said this, however, would depend on the PNP leadership. Okay, so bahala daw ang PNP kung gusto nila maglagay sa loob. The agreement was meant to prevent police and military from targeting student and teacher activists for their political beliefs. The DND said it wanted to end the deal because communist rebels were using it as cover to recruit students. Natotoo din naman mga Tabar Gods. Alam naman natin yan, di ba? Papakita ko sa inyo. Ito yung mga ibang picture na nakita ko sa ano eh, sa Hands Off Our Children na Facebook page. Ito ay UP Cebu. UP Cebu yan. Okay?
ano itong mga logo na to? Ito, NPA. Ito, Anak Bayan. Anak Bayan or Anak Pawis. Sa either of the two. Ito parang NDF yata ito eh. NDF. Ito syempre, alam na. UP Cebu po ito. UP Cebu. Ayan, ito mga oblation. Oh. UP po yan. Okay. So alam natin na nangyayari ang recruitment ng komunista sa loob. Okay. Hindi lang yan ang ebidensya. Meron pa. Ito pa. Anak Bayan. Si Frances Earn Mariveles, a.k.a. Kaniko. Last seen, February 2020, studied at Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, recruited by Anak Bayan, an LFS who later on confirmed on being an NPA member from the recovered videos of 2018 siguro to. Okay. Meron pa. Quinilin Gromeo, a.k.a. Ponpon. Diyos ko, pati nickname niya, batang-bata pa. Ay. Student from PUP, recruited by Anak Bayan at the age of 16 and later on confirmed being a member of NPA from the letter she sent her family. PUP to. Meron pang isa. Missing, a.k.a. Beng, Luvain Erica D. Espina. Anak Bayan naman ang nag-recruit sa kanya. Grade 11. Diyos ko, ang babata pa nito. Grade 11, so 17. Tama ba? If I'm not mistaken. Ay, 1,000 na tayo. Thank you very much po sa 1,000 viewers po natin nandito ngayon. Maraming po salamat. Grade 11, HUMSS student from Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, and was recruited by Anak Bayan at the age of 16. Ngayon, nawawala na siya. Hmm. So, nasaan ang pagiging responsable ng mga universidad na to, ng University of the Philippines, tsaka ng Philippine Polytechnic University of the Philippines? Ayun, kanina pa. So, sana ba tayo dito? Esperon said there were no plans yet to set up a military detachment on UP except for personnel that will be assigned to the ROTC unit of UP. There's not even a plan yet to establish a police station inside the UP campus. None yet. None yet. So sana magkaroon. That can happen, but the deployment and establishment of stations would be the call of the NCR, police office, NCRPO, and to be implemented by the PNP, which is no longer under the Department of National Defense. So yan po yung nangyari. Gusto nilang lagyan ng police station sa barangay UP. Tingnan natin kung ano mga kung iiyak na ng dugo yung mga komunista sa UP. Good luck sa inyo. Bakit? Mga Tabler Gods, hindi ito ang first time. Hindi itong first time na merong gustong gumawa niyan. May nagsabi na po niyan dati. Si Senator Bato po, noong 2019, gusto na po niyang gumawa ng batas. Batas po ah. Intensifying police presence in campuses. Ibig sabihin, kung hindi man maglalagay ng police station sa loob, at least magkakaroon ng police presence. Magkakaroon ng table doon ang PNP. Okay? Kaya yan. So, neophyte Senator Bato de la Rosa is seeking early enactment of an enabling law allowing intensified police visibility in schools and universities amid reports of step-up recruitment efforts by leftist elements. So, last year pa po yan. Hindi po natin alam kung ang dahilan po ng pag-terminate ng agreement ay dahil papunta na tayo dito. Pero si Crapler na nagbabalita sa atin ng mga kabalbalan, eh may fake news na sinabi tungkol dyan. Mapakita ko sa inyo ha. Wait, ayan. Nag-autoplay. May fake news sila dyan. Eh ano yung sinabi ni Crapler? Nakita ko to kanina habang nag-research ako tungkol sa nangyaring, what do you call this?
mamaya ako kwento ko sa inyo, no? Meron kasi nangyaring a violation sa Cebu. Pero ang pagkakakwento ni Crappler eh ito, ang sinabi ni Crappler, ang ano daw yung UPDND agreement ay isang batas. Pakinggan niyo po ah, pakinggan niyo po, maririnig niyo po 'yan. Under the law, the police and military are barred from entering any of the UP campuses without prior permission from the administration. Narinig niyo po? Under the law, sabi ni Crappler. Si Crappler po, alam naman po natin si Crappler. Under the law daw. Anong law? What law are you talking about, Crappler? Under the law, the police and military are barred from entering any of the UP campuses without prior permission from the administration. See? Fake news talaga kayo, Crappler eh. Walang batas na nagsasabi na bawal ang kapulisan natin sa loob ng kahit anong UP campus. Ang UPDND agreement, Crappler, ay hindi batas. It is an agreement between two state parties. Agreement lang yan, hindi yan batas. Fake news talaga kayo, Crappler. Ano po bang nangyari? Mga Tabber guys, ganito po kasi yan. Bakit po naging interesado si Senator Bato de la Rosa na maglagay na ng mga pulis sa loob ng mga campuses? Dahil nga po dun sa recruitment ng mga makakaliwang grupo. At isa pong ebidensya niyan, mga Tabber guys, ay yung nangyaring ito. Noong June 6, 2020, ay nagkaroon po ng kilos protesta sa loob po, hindi pa po sa loob ng UP, sa, tinan mo, fake news din to si Inquirer. Pare-pareho talaga kayo eh. Totoo lang, pare-pareho talaga kayo. Wala kayong pinagkakaiba. Ito yung kwento dyan. Nagprotesta ang mga estudyante sa labas ng UP, sa may malapit sa kalsada. Pinrotesta nila yung Anti-Terror Act. Ang sabi nila, syempre yung usual na linya nila na unconstitutional ito, etc. etc. So, ganun na nga. Ngayon, nagkahulihan. Ang ginawa ng mga estudyante, tumakbo papasok ng UP. Pagpasok nila ng UP, hinabol pa rin sila ng pulis. Ngayon, itong mga estudyante, galit na galit. Ang sabi nila, nasa UP na kami, hindi niya kami pwedeng hulihin. Nasa UP na kami, hindi niya na kami pwedeng hulihin. See the mentality. Yung mentality, yung paniniwala ng mga taga-UP na kapag tumungtong sila sa property ng UP, eh parang exempted na sila sa batas. Mga Tabber guys, June 6, 2022 po ito. June 6, 2022. Kasagsagan po yan ng ECQ. Kasagsagan niya ng ECQ. Kaya nagkakahulihan. Bawal ang mass gathering, hindi ho ba? Bawal ang mass gatherings. Kaya nagkahulihan. Ito yung tunay na kwento dyan, mga Tabber guys. Panoorin. Basahin natin dito sa CDN. Tayo po ng police, we did not violate UPDND Accord in Cebu, UP Cebu incident. Okay. Ito po yung nangyari. Police in Cebu denied accusations hurled against them that they violated an accord barring state forces from entering campuses of the University of the Philippines in UP or UP. Ano pong sabi dito? Agreement lang naman, di ba? Agreement? Accord pala. Violated an accord. Tapos pagdating kay Crappler, law agad. Law. There's a law. Ano ba? Kung gusto niyong gawing batas yon, Crappler, kung gusto niyong gawing batas itong accord na to, dapat ideklara muna ng ating gobyerno na ang UP ay hiwalay sa Pilipinas para kayong BARM. Parang BARM. Ganon. Anyway, so going back. Police Brigadier Albert Ignatius Ferro, Director of Police Regional Office in Central Visayas, said some of the policemen who went inside UP were dispersing a rally on Friday was in line with hot pursuit. So ito na nga ang kwento po,
Ito. When they are violating the law outside UP, when they were being chased, they went inside UP, which they believe nagbisaya siya, nagsibuano si kuya, dili sila madakpan dito, sabi niya, because it is UP. Hindi raw sila huhulihin dahil doon nasa UP sila. Tingnan nyo yung mentalidad na itinanim nyo sa mga aktivista sa UP. Sanctuary kayo? Sanctuary? So kahit parang ganito eh, ang lumalabas ganito eh, gawin mo lahat ng krimen na gusto mong gawin sa labas ng UP, pag nagawa mo na siya, takbo ka sa UP para hindi ka agad na mahuli. Parang ganun yung mentalidad na, na ano ninyo eh, na itinanim nyo sa mga estudyante. Unfortunately, the law on hot... By the way, going back, doon tayo sa hot pursuit. Kasi po, sa hot pursuit, ayan. Ayan, yung hot pursuit po, mga Topper Cats, nasa accord po yan. Nasa UPDND accord. Hindi pwedeng pumasok ang mga kapulisan sa loob ng UP unless it is because of hot pursuit. Ibig sabihin, hinahabol na nila bago pa pumasok ng UP. Unfortunately, the law on hot pursuit is in effect, especially if you have violated the disobedience and resistance. Article 151 of the revised penal code. Gitulak man nila tong mga police, they pushed one of the policemen. Initially, they have a violation, that's why on the concept of hot pursuit, we must arrest them. Sabi ni Joseph Mendador, extradition treaty ba kailangan para mahuli kapag pumasok sa UP campus? Diba? It's common sense eh. Kaya nga merong ruling ang Supreme Court. Ang sabi po ng Supreme Court, hindi natatapos ang rule of law o ang rule of law ay nasasakop din sa loob ng mga paaralan. Hindi ito tumitigil sa mga gates ng paaralan. Kasi hindi naman batas to. Hindi batas tong accord. So kung gustong habulin ng mga police because of hot pursuit, tingnan nyo yung mentality, mga Topper Cats. Tingnan nyo yung mentality. So ibig sabihin, kapag ginawa namin to, kahit anong krimen, takbo kami sa UP, hindi kami mahuhuli. Agad, huhulihin kayo. Pero pag meron ng warrant of arrest at nakapagpaalam na sa admin ng UP, hindi naman pwedeng ganun. I-justify mo pa yung hot pursuit? Hindi pwedeng ganun. Huwag ganun. Kasi alam naman natin, kaya mga Topper Cats, napakadaling paikutin ng mga komunista at mga terorista yung sistema ng UP. Kaya ang taas ng recruitment nila sa UP at sa PUP kasi may gantong ang sistema. May LFS din naman sa UP pero hindi sila ganun kalaki at hindi sila ganun kalakas. Inaaway nga sila dun. Inaaway sila ng mga regular na estudyante. Kaya itong sinabi ni medyo na weirdohan ako sa sinabi ng Chancellor ng UP. Ang sabi niya, NPA recruitment in UP, that needs proof. Kailangan pa rin ng ebidensya, sabi ni Chancellor ng Diliman, si Nemenzo. Tama pangalan niya. Nemenzo, tama si Nemenzo. So, sabi niya, of course, dahil sa academic freedom, binabasa ng lahat ng students. Malaya silang magbasa, mag-isip, pag-usapan ng lahat ng klaseng ideolohiya. From right to left. Okay, wala namang problema eh. Hindi naman yan ang issue hindi yan ang issue ng kapulisan natin. Hindi yan ang issue ng militar. Ang issue, Mr. Nemenzo, na Chancellor ng UP Diliman, ang issue po ay hindi magawa ng maayos ang trabaho ng kapulisan natin at ng mga kasundaluhan sa loob ng UP at PUP dahil nga pinipigilan itong agreement nyo. Buti na nga lang tinanggal na yan. This is the trademark. This is why UP education is special. Yung sinasabi niyang clandestine activities, that needs proof. You cannot simply cancel an agreement because you suspect there is clandestine activity.
Di pa ba proof to? Di ba ba proof yan? UP Cebu yan? Di pa proof yan? Dapat nga, pinapatawag nyo lahat ng chancellor. Paimbestigahan nyo kung totoong nangyayari yan. Di mag-internal investigation kayo, di nyo kaya kasi totoo. Okay, we don't want to coddle violators of the law, but we will protect the right of our students to say what they want to think, to express opinions within the university. So kung yun lang pala ang hinahabol nyo, kung ito lang ang hambol nyo, expression of opinions lang naman, wala naman problema eh. Nagagawa nga nila yan sa labas ng UP. Bakit kailangan pati sa loob ng UP special? Sa labas, hindi naman sila inaaresto unless gumawa sila ng krimen. Tapos sa loob, bawal silang arestuhin pag gumawa sila ng krimen. Parang mali yata yun. Mali yata yung logic mo dito, Mr. Nemenso. Hindi ako taga-UP, hindi ako gumraduate ng UP. Pero ang weird. Ang weird ng logic na ginamit mo, Mr. Nemenso. Paano mo ngayon yan papatunayan? Ito yung ebidensya, nasa DND. Ba't di mo kasi kontakin ng DND? AFP chief says 18 UP students who joined NPA killed in clashes with soldiers. Ngayon mga Tabar Gods, merong kumakalat na balita na yung isa doon sa nasa listahan ay buhay pa at nakakulong. Okay, sabihin natin totoo yan. Sabihin natin totoo. That doesn't make the claim wrong. Hindi ibig sabihin nun na porke merong isa na buhay pa, ibig sabihin mali na yung buong listahan. Baka kailangan lang i-check, i-double check. Pero hindi ibig sabihin na walang taga-UP na umakyat ng bundok at namatay sa mga engkwentro. Si Sara Ilagoy nagkakalat nun eh, kabataan party list. Sabi ni sino sabi nito? Si General Gilbert Gapay, siya yung general ngayon ng AFP. The University of the Philippines is one of the rich sources of new people's army recruits. Armed Forces of the Philippines Chief General Gilbert Gapay said on Wednesday, January 20, expressing support for the Department of National Defense decision to scrap a 1989 agreement. Sabi niya, the determination of the agreement should instead be focused on the fact that UP is one of the rich sources of NPA recruits. Kaya tulad na sinabi ko last time, mga Tabar Gods. Palaging sinasabi ng mga aktivista, hindi lahat ng pulis masasama. Pero, yung mga pulis na tahimik ay kasabwat. Kasi dapat ibinubulat-lat nila yon. Dapat sinusumbong ta. O sige, sabihin na natin totoo yan. Sabihin na totoo. Mag-a-apply kaya yun dito? Merong mga grupo sa loob ng UP na may intensyon mag-recruit para sa NPA. At ang mga tao na nasa admin ng UP, ng mga profesor ng UP, mga estudyante ng UP, na tahimik at walang ginagawa laban sa pagre-recruit ng mga NPA sa loob ng UP ay kasabwat. Tama din kaya yun? Sana may taga-UP nanonood sa 1086 na nandito. Maliban sa misis ko. Kasi syempre, alam naman natin yung misis ko, taga-UP yun. Pero hindi siya ganyan mag-isip. Sabi ni General Gapay, citing AFP records, Gapay said at least 18 UP students recruited by NPA were killed in clashes with government security forces, and this deadly recruitment has to stop. Agree ako dun. It has to stop. It has to stop. Wala namang problema pag-usapan nyo lahat ng klase ng ideolohiya dyan. Magsawa kayo sa iba't ibang klaseng ideolohiya meron. Sa buong mundo, napakarami niyan. Pag-usapan yung lahat, pagdebatihan nyo, paniwalaan nyo kung gusto nyo. Pero hindi nyo kailangang sumali ng armadong grupo
para patunayan na tama ang pinaglalaban nyo at pinapaniwalaan nyo. Hindi kailangan yan. Hindi kailangan yan. We cannot remain bound by an agreement that dictates that we have to seek permission before we can enter UP campuses. We should not be tied to a covenant that requires prior notice before we can effect arrests or searches, even if the courts have already issued the warrants. Ang UP admin, you are not above the courts. Although meron kayong ano diyan, meron kayong mock court. Meron kayong moot court yata ang tawag nila doon, moot court sa loob. Although meron kayong College of Law, you are not above the courts. You're not above the courts. Kaya nga mga Taber guys, sumagot na ng IBP diyan. Papakita ko sa inyo sagot ng IBP. Attorney Domingo Egon Cayosa, President ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ito po ang grupo ng mga abogado sa buong Pilipinas. Integrated Bar of the Philippines President, UP does not highlight. I want to highlight yung word na does not need. Hindi kailangan. Hindi kailangan ng accord with DND. Sabi ng ni Attorney Domingo Egon Cayosa, the UP-DND Accord does not and should not hinder legitimate law enforcement and security operations, as the agreement specifically provides that nothing herein shall be construed as a prohibition against the enforcement of the laws of the land. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, hindi daw dapat maging hadlang ang UPDND Accord para gawin ng mga kapulisan ang kanilang trabaho. Dahil nakasulat po dun mismo sa loob ng agreement na iyon na lahat po ng nakasulat doon ay hindi pwedeng i-interpret o hindi pwedeng sabihin na kontra o laban sa batas na meron na tayo ngayon sa Pilipinas. So pag sinabi sa batas na pag meron kang warrant of arrest, puntahan mo yung aarestuhin mo, i-issue mo ang warrant of arrest, at hindi mo kailangan magpaalam sa president ng UP, sa chancellor ng UP, sa president ng PUP, sa chancellor ng PUP, pumunta ka at gawin mo, i-issue mo ang warrant of arrest. Haba nung sinabi ko, kailangan ko huminga. Wait lang. Yun po ang sinasabi ni Attorney Cayosa, na presidente po ng IBP. IBP po, ang grupo ng mga abogado sa buong Pilipinas. Diverse groups including those who oppose government conduct recruitment in UP as they do in many other schools. So, kinikilala din ng IBP na meron nga mga grupo sa loob ng UP, hindi lahat, pero meron mga grupo na nagre-recruit sa mga grupo nila para kontrahin ang gobyerno. Hindi lang daw sa UP, sa maraming universidad at colleges. Nevertheless, what truly impels and fuels dissent is not UP or its tradition of critical thinking and activism, but the injustice, corruption, incompetence, abuse and oppression, poverty or hopelessness that citizens may experience or discern. So, sinasabi lang dito ni Attorney Cayosa, na huwag nating sisihin ang UP. Ang UP ay isa lamang institusyon na may mga tao. Ang sisihin natin yung mga tao. May mga tao sa loob na nagre-recruit talaga sa mga organisasyon na kahit na terorista. Pero hindi lahat ng tao sa loob ay ganun. So parang sinasabi niya dito, huwag naman natin parusahan ang UP. Ang parusahan natin yung mga taong gumagawa ng illegal. Tulad ng pagre-recruit sa mga grupong terorista tulad ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, at National Democratic Front. Yun ang sinasabi niya. So mga Taber Gods, no, sana, sana no, magkaroon na ng police station sa loob. At sana ma-resolve na itong UPDND issue na ito. No? Kasi
unang-una, kailangan ng bayanan talaga natin ng kailangan ng bayan natin ng mas malakas at mas maigting pang suporta laban sa mga makakaliwang grupo. Tanggapin na po natin yan. Nagkalat na sila kung saan-saan. Meron sa media, meron sa mga paaralan, may mga teachers, meron sa mga relihiyon. Nagkalat na sila. Sobrang dami na nila. Kailangan na talagang although konti lang ang naniniwala sa komunismo. No? Kasi ang binebenta na ngayon, hindi na communism, eh. Socialism na. Kumbaga yung watered down version ng communism yun. Kumbaga, kung binawasan mo na mga konting provision, yung communism, socialism ang makukuha mo. May artista din, correct. Yung Concerned Artists of the Philippines. Kung nasaan ngayon si Angel Locsin. Yun. Militanteng grupo din yun. Pinasok na yung gobyerno natin. Nandyan yung Makabayan Black. See? So, kailangan na din talaga. Ang dahilan ng UP ganito eh. Hindi lang naman mga huwag niyong kalimutan, ang UP ay naglalabas din ng mga abogado, mga inhinyero, mga artists, mga guro, mga doktor, etc., etc. Hindi naman yun yung usapan eh. Hindi pinag-uusapan dito yung good eggs, yung good apples. Ang pinag-uusapan natin dito yung bad apples at marami rin kayo. Marami rin kayo. Mga bad apples. At marami kayong naiimpluwensyahan at kailangan na kayong pigilan dahil ang dami nang namamatay na kabataan sa bundok, sa ideolohiya na napatay na at hindi na makakatulong pa sa pag-i-improve at progreso ng Pilipinas. Marami po salamat for joining me tonight. Okay, happy weekend po sa ating lahat. Magkita-kita po tayong uli sa Monday, 11 p.m. Huwag na huwag niyo po kakalimutan mag-like, share at subscribe po ng aking channel. Paki-share din po yung aking po mga uploads na yung mga replays ko po, no? Pa-share po para mas marami din makapanood ng ating mga videos. Also, mga Tabercast, I'll see you on Monday, 11 p.m. God bless po sa mga OFWs natin. God bless your work sa mga nasa Pilipinas po. God bless your rest. Enjoy your weekend, mga Tabercats. God bless you. Hashtag YellowFee2022 at hashtag MySintidoCommon po when you share my videos. Bye, everyone. See you on Monday, 11 p.m. 11 a.m. 11 p.m. Okay, bye, everyone.